Isasero mga tip para makamit ang pinakamagandang hugis ng iyong buhay. Ang pagkuha sa pinakamagandang hugis ng iyong buhay ay nangangailangan ng kombinasyon ng malusog na pagkain, regular na ehersisyo, at pare-parehong mga gawi sa pamumuhay. Magtakda ng mga tiyak, masusukat na layunin. Anong BMI ang gusto mong makamit? Ano ang gusto mong ideal weight? Mayroon bang tiyak na aspeto ng iyong katawan na nais mong pagbutihin? Anong resulta ang nais mong makamit? Ang kinalabasan ba ay isang bagay na masusukat? Mga layunin na masusukat, mas madaling magtagumpay at matupad. Piliin upang magtakda ng mga layunin na masusukat. 2. Kapangyarihan ng pagtatakda ng mga maaabot na layunin kumpara sa mga posibleng imposible. Mayroong isang buong psikolohikal na konsepto sa likod ng pagtatakda ng layunin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong kaligayahan. Magkaroon ng kamalayan sa kung gaano kahirap ang layunin at ang antas ng sakripisyo na nais mong ituloy upang makamit ang layuning ito. Kung magtatakda ka ng mga maaabot na layunin, makikita mong mapapabuti ang iyong kaligayahan at mas magiging apt kang mapanatili ang mga resultang nakamit. Ang mga taong malungkot ay kadalasang may mataas na pamantayan. Masyado bang mataas ang iyong mga pamantayan at layunin? Gusto mo bang maging mahirap ang mga layunin ito? Anong halaga ng sakripisyo ang handa mong gawin upang makamit ang mga tagumpay sa buhay? Kung nagtakda ka ng mga imposibleng layunin o mga napakahirap lang, kahit na hindi mo makamit ang mga ito, mahuhulog ka pa rin sa mga bituin. Sa Lev, nagsusumikap akong makamit ang imposible. Nagsusumikap ako para sa kahusayan sa lahat ng aking ginagawa. Ganyan lang ako. Mas gusto kong magtakda ng mahihirap na layunin. Hindi ko nais na magtakda ng mas mababang mga pamantayan. Alam ko kung naniniwala ako sa sarili ko at pumasok lahat, makakamit ko ang higit pa sa maiisip. Makakamit ko ang itinuturing ng iba na imposible. Ang pagkamit ng mga layuning ito, sa tingin ko, ay pinakamahalaga at may epekto. Sabi ko, magtakda ng matataas na pamantayan para sa iyong sarili, ngunit ang mahalaga ay tamasahin ang paglalakbay patungo doon. Sa ganoong paraan, mapanatili mo ang iyong kaligayahan at mahulog sa gitna ng mga bituin na may magagandang resulta. 3. Magplano ng mga aksyon na gagawin mo para makamit ang mga layuning ito. Kumain ng balancing dieta na mayaman sa mga prutas, gulay, mga protina na walang taba, buong butil, at malusog na taba. Iwasan ang mga naprosesong pagkain, matamis na inumin, at pag-inom ng alak. Subaybayan ang mga kalori at ang dami ng bawat uri ng pagkain at inumin na nakalista sa itaas. Mag-ehersisyo ng regular ng hindi bababa sa 4 oras bawat linggo. Oo, ito ang aking rekomendasyon at hindi napatunayan sa siyensya dahil ang sabi ng mga akademya ay kakaunti ang ehersisyo. Mas gusto kong hikayatin ang isang mas aktibong pamumuhay. Ang mga tao ay may kakayahang tumakbo, kaya bakit lumakad? Gawin kung ano ang isinilang na gawin ng tao. Pamuhay ng isang aktibong buhay. Mag-enjoy sa iba't ibang aktibidad na kinabibilangan ng cardio, strength training, at flexibility exercises. Bumuo ng isang social network ng mga kaibigan sa pag-ehersisyo. Makakatulong sa iyo ang pag-ehersisyo kasama ang isang kaibigan na manatiling motibasyon, may pananagutan at magsaya. Isa sa aking paboritong Christian Carter dating payo ay nagsasalita sa, "Huwag umasa sa isang tao na magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa bawat aspeto ng iyong buhay." Kung mayroon kang layunin, makakuha ng maraming mga kaibigang may kalidad na maaari mong gawin ang iba't ibang masasayang ehersisyo. Ito ay magbibigay daan sa iyo na ituloy ang iba't ibang masasayang aktibidad sa pag-ehersisyo sa buong linggo. Halimbawa, kapag si Cindy ay pagod sa volleyball, huwag mag-alala.
dahil naudyukan si Bob na magtungo sa wake room kasama ka. Huwag umasa sa isang maliit na social network. Buuin ang iyong social network upang matulungan kang pinakamahusay na makuha ang mga resultang gusto mo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. 4. Pamahalaan at bawasan ang mga stress. Pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng meditation, yoga, at deep breathing exercises. Subukang isara ang mga gawain sa iyong plato upang hindi ka masyadong mag-alala sa gabi. Ang pananatiling produktibo at pagkakaroon ng pag-unlad, kahit para sa akin, ay nakakatulong sa akin na maging mas mahusay at mas mababa ang stress. Kahit na hindi mo nakumpleto ang gawain, mas maganda ang pakiramdam mo na alam mong pinaghirapan mo at nakatanggap ka ng ilang pag-unlad. Kahit na hindi ito marami. 5. Unahin ang kalidad ng pagtulog. Unahin ang pagkakaroon ng kalidad ng pagtulog ng hindi bababa sa 7 oras bawat 24 na oras. Sinasabi ko ito sa ganitong paraan dahil kasama sa isa sa aking mga tips sa pagiging produktibo ang katotohanan na mahilig ako sa pag-idlip ng pusa sa hapon, gusto ko ng 7-8 oras na pagtulog sa gabi. Ngunit mahilig din akong matulog sa 3.5 oras na mga pagtaas kapag kailangan ito ng aking buhay. Ang pagkakaroon ng sapat na kalidad ng pagtulog ay mahalaga para sa pagbawi, regulasyon ng hormon at pangkalahatang kalusugan. Siguraduhin pahintulutan ang iyong katawan sa mga benepisyong natatanggap mula sa pagtulog upang magawa mo ng pinakamahusay at makamit ang iyong mga layunin. Ang isang malalim na kalidad ng pagtulog ay siyentipikong nangyayari sa loob ng 1.5 hanggang 3.5 na oras, kaya siguraduhin pahintulutan ang iyong katawan na makakuha ng mas malalim na kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pagkuha ng hindi bababa sa 3.5 na oras ng pagtulog na minimum bawat 24 na oras. 6. Humingi ng propesyonal na suporta. Humingi ng propesyonal na suporta ng mga mentor, personal na tagapagsanay, nutritionista, coach, at mga doktor upang matulungan kang maging pinakamaalam at makakuha ng potensyal na mas mabilis na mga resulta na nakatutok sa pagkamit ng iyong mga layunin sa fitness ng ligtas at pinakamabisa. Para sa higit pang impormasyon, inirerekomenda ko ang sumusunod na artikulo dahil ito ay sobrang kawili-wili, epekto at sinaliksik. Paano ako sa wakas ay nakakuha ng mas mababa sa 0% na taba sa katawan? I've wanted to have six-pack abs for as long as I can remember. Noong bata pa ako, gusto ko ang atensyon at ego boost. Jess Edwards, medium.com. Halimbawa, nakita kong hindi mabibili ang seksyong ito ng kanyang artikulo. Tingnan ang medium na artikulong si Jason Edwards, paano ako nakakuha ng mas mababa sa 0% na taba sa katawan para sa higit pang mga detalye. Mas gusto kong matuto mula sa pinakamahusay. Matuto mula sa mga eksperto na may mga resulta na gusto ko. Sasabihin ko, ang 40 taong gulang na ito ay nakahanap ng hindi mabibiling resulta. Magbabasa ako ng higit patungkol sa kung paano niya nakamit ang kanyang mga resulta sa susunod. 7. Gumawa ng sustainable long-term lifestyle changes. Ito ay isang bagay upang makamit ang mga layunin na iyong itinakda. Ito ay isa pa upang mapanatili ang mga resulta na mayroon ka sa pamamagitan ng pangmatagalang pagbabago sa pamumuhay. Ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang napapanatiling pangmatagalang mga pagbabago sa pamumuhay ay upang ilipat ang iyong mindset. Magpasya na mahalin ang mga prutas, gulay at salad. Humanap ng mga kinagigiliwan mo. Pagkatapos ay panatilihin ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magpasya na mahilig sa ehersisyo, sports, at mga aktibidad. Humanap ng mga kinagigiliwan mo. Pagkatapos ay panatilihin ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay.
Magpa siya na gumugol ng mas kaunting oras sa pagtutuo ng pansin sa pagkain, at mas maraming oras na nakatuon sa paglipat ng iyong mindset patungo sa pag-iisip tungkol sa ehersisyo at pagkain ng malusog kapag ikaw ay nagugutom. Ang labis na pagkain at pagpapanatili ng hindi malusog na pagkain sa iyong bahay at restaurant bill ay kadalasang problema. Dahil sa marketing, isa pang problema ay hindi alam ng lipunan kung ano ang dapat kainin at hindi kainin. Kadalasan ang mga tao ay kumakain ng toneladang lason at mga naprosesong pagkain na hindi alam na hindi talaga sila malusog na mga opsyon gaya ng inilarawan ng mga label. Para sa higit pang impormasyon sa pagputol ng mga lason at pagkain ng mas malusog, tingnan ang mga regulasyon sa industriya ng pagkain at produkto ng US subpar, pagkain at pamumuhay na may mga toksin araw-araw. Maaaring mabigla kang marinig na ang US, bagamat isang nangungunang mahusay na maunlad na bansa, ay may isa sa mga maunlad na bansa. Medium come. 13 mga tip para sa malusog na buhay, pamumuhay ng mas mahabang lifespan hacks sa 2023. Kumain ng malusog at balancing dieta na may iba't ibang prutas, gulay, buong butil, walang taba na protina, at malusog na taba. Medium come. 8. Subaybayan ang pag-unlad. May dahilan kung bakit nagtakda kami ng mga masusukat na layunin. Nagbibigay daan ito sa amin na subaybayan ang aming mga aksyon at subaybayan ang aming pag-unlad. Kung hindi mo sinusubaybayan kung anong mga aksyon ang ginawa, anong mga pagpipilian ang ginawa, at anong mga resulta ang nakamit, hindi ka makakakuha ng mga resulta ng pinakamabisa. Iba-iba ang katawan ng bawat isa. Maaaring kailanganin mong subaybayan ang mga aksyon, pag-unlad, at tuklasin kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ano ang pinaka-epektibong tumutulong sa iyo na makamit ang mga resulta na gusto mo? Malalaman mo lang ito kapag alam mo kung paano mo iniisip, anong mga pagpipilian at aksyon ang pinakamadaling ipatupad mo, at kung anong mga aksyon ang pinaka-epektibong humahantong sa mga resultang gusto mo. Siyam, manatiling motivated at masyahan sa proseso. Ito ay mas madali sa pamamagitan ng maramihang upang makamit ang mga resulta kapag ikaw ay motivated at nasiyahan sa proseso. Siguraduhin tamasahin kung anong mga aksyon ang plano mong gawin. Tangkilikin ang mga pagpipilian sa pagkain. Tangkilikin ang mga masustansyang inumin. Tangkilikin ang palakasan. Masiyahan sa oras sa jiwaram, tangkilikin ang fitness. Masiyahan sa pag-aaral tungkol sa kung ano ang mabuti para sa iyong kalusugan. Kaalaman ay kapangyarihan. Mag-aral at makakuha ng kaalaman. Tangkilikin ang proseso. Ang kasiyahang ito ay tutulong sa iyo na manatiling motibasyon patungo sa pagkamit ng mga resultang hinahanap mo. Mas madaling makakuha ng mga resulta at manatiling motivated kapag hindi mo iniisip na ikaw ay nagtatrabaho, sa halip ay nakatutok ka sa kung gaano kasaya ang iyong ginagawa. Ang pagbuo ng isang social network na may ganitong mataas na motivated na pag-iisip, positibong saloobin, at katulad ng mga halaga patungo sa pagkamit ng pinakamahusay na hugis ng kanilang buhay ay magpapabilis lamang sa iyong mga resulta at makakatulong sa iyong mapanatili ang pangmatagalang resulta. Isa, 0, patience, consistency, at dedikasyon. Manatiling pasensya. Manatiling pare-pareho. Manatiling dedicated sa iyong mga layunin. Ang mga resulta at kinalabasan ay hindi nangyayari ng magdamag. Kakailanganin mong ipatupad ang mga pagbabago sa pamumuhay sa mahabang panahon at maging dedikado sa pagsasagawa ng mga pare-parehong aksyon upang makakuha ng mga resulta. Maging matiyaga, maasahin sa mabuti at positibo. Mahalin mo kung sino ka.
gustong-gusto ang pakikipagsapalaran. Matiyagang hayaan ang iyong sarili na makamit ang mga resulta sa oras na itinuturing ng iyong katawan na pinakamahusay. Ang iyong katawan ay magpapabuti at makakakuha ng pinakamahusay na hugis ng iyong buhay. Kailangan mo lamang na ipatupad ang mga pagbabago sa mindset, makakuha ng kaalaman sa mga resulta ng gasolina, at gumawa ng mga aksyon na humahantong sa mga resulta na gusto mo. Tiyaking mag-subscribe at mag-click sa larawan para manood ng mga move video na ginawa para lang sa iyo.